Living Like Jesus Bookstore. www.facebook.com/livinglikejesusbookstore. Avail the calendar for the year 2021, Living Like Jesus newsletters, and the anointed prayer cloths. You can also avail the latest books entitled The Revelation, Volume 1-5, Healing the Sick, and the latest booklet entitled The Prophecies Year 2020 and Beyond. Also have your copies of the latest praise and worship album entitled Come in Your Glory, Lord, Anointed to See, Be Exalted, O God, In His Presence, Forever, Let the Heavens Open, More Than Enough, Sometimes Hallelujah, Glorify Thy Name. You can also avail the DVD of the Mission Travel of the Man of God in Israel documentary series with powerful preaching and Living Like Jesus facts entitled The Witnesses to the Holy Land and Walking in the Footsteps of Jesus Christ. You can also get your copies of the preaching of the Man of God, Apostle Renato D. Carillo, and the Woman of God, Prophetess Elena G. Carillo. Grab your copies now and be blessed beyond measure. Just visit our main church, or you can order online. For more information, just call our Living Like Jesus Prayer and Counseling Hotline. Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Acts chapter 1 verse 8. Be one of the witnesses to the Holy Land and have a great privilege to walk in the footsteps of Jesus Christ through the Living Like Jesus Apostolic Mission Travel of the Man of God in Israel documentary series. With powerful preaching and Living Like Jesus facts. Witness Jerusalem. Church of Dominus of Livid. Garden of Gethsemane. Church of Agony. Sycamore Tree. Mount of Temptation. Dead Sea, Judean Desert, Jaffa Ancient Port City in Israel, Church of St. Peter, Tel Aviv, Wine Shop in Cana of Galilee, Mount Carmel, and be blessed by the wedding in Cana of Galilee. You can also view Mount of Precipice, Olive Press, Synagogue of Nazareth, Church of Annunciation, Magdala, Tabgha,
Sea of Galilee, Synagogue of Capernaum, Peter's House, Jordan River, Garden Tomb, and partake the Holy Communion. You can also witness Mount Zion, King David's Tomb, Holocaust Museum, Upper Room, Wailing Wall, Pool of Bethesda, Kidron Valley, Lion's Gate, Via Dolorosa, Holy Sepulchre, and much more. Grab your copies now, The Witnesses to the Holy Land and Walking in the Footsteps of Jesus Christ. God's Dwelling Place. The fulfillment of God's promise and prophecy. Here's the glimpse of its continuous construction. Updated as of February 6, 2021.
with our unending support. This 3D architectural visualization with a budgeted cost of 400 million pesos will soon come to reality. As our blessed house of prayer and fasting and a great venue for our family camp, youth camp, pastor's camp, Thanksgiving, and other grand events, countless lives will surely receive their salvation, healing, deliverance, and God's blessings. Give generously now. Your giving is your blessing. The more you give, the more blessings you will have. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Luke chapter 6, verse 38. A faithful man will abound with blessings. Proverbs chapter 28 verse 20. Be faithful in giving and overflow with God's abundant blessings. The global crisis. We know that the whole creation has been groaning, as in the pains of childbirth, right up to the present time. Romans chapter 8, verse 22. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. Isaiah chapter 60 verse 2. Souls are waiting. It's harvest time. The apostolic era has come. Prepare for the Living Like Jesus apostolic mission travel of the man of God, Apostle Renato D. Carillo, nationwide and worldwide, for the salvation of souls and perfection of the church. When the man of God ministers to the multitudes throughout our country, you are with him. And as he travels to the nations of the world, numerous lives will praise God as they experience His love and greatness. God honors your love for Him and for the souls of men. Love never fails. 1 Corinthians chapter 13, verse 8. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this: you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these. Mark chapter 12, verse 30 to 31. Give now and make an everlasting impact around the world. Be blessed by this powerful preaching tonight entitled, Our Future is Greater Than Our Past. Let us go to the other side.
Let us go to the other side. Kung hindi po tayo pupunta sa other side, itataas ang level ng faith natin, hindi po natin makikita ang mas greater, higher level of wealth, glory, anointing, revelation, power, harvest of soul, signs and wonders mula sa Diyos. At pwede nga tamagal dyan ng 10 years, 30 years, 50 years, stack up ka. Ng isang araw, hiring ka na. You will blame many, but the first one to be blamed is yourself. You don't know God and the ways of God. I'm very careful in this statement. Ayoko po ma-misinterpret nyo. Ito rin po minsan ang dahilan kung bakit yung healing po yung winithold ng Diyos. Hindi ko po sinabi, hindi niya binigay ang sabi ko winithold. Imbis na instant, naging progressive. Para turuan tayo kung ano ang pananampalataya. Pero hindi ko sinasabi yung sakit galing sa kanya. Walang sakit, kahit isang malit ang galing sa Diyos, lahat ay galing sa Diablo, bunga ng kasalanan. Ang sabi ko kung bakit hindi niya ginawang instant ang manifestation, ginawa niyang progressive para turuan ako ano ang pain. Upang pag natuto ka na, marami kang matuturuan. At pag marami kang naturuan, maraming gagaling. Ito po natutuhan ko sa Diyos sa loob ng 32 taon. At di ako tumitigil matuto sa Diyos. Kaya ako pray ng pray araw-araw eh. At kahit hindi season of pray and fasting, nag-aayuno ko. Hindi gumagamit ang Diyos ng sino man na walang naintindihan. Pag nag-pray ka na, nag-pray, nag-ayuno ka na, nag-ayuno, gagamitin ka na Diyos ng gustong unang-una niyang gagawin sa'yo, tuturuan ka muna dahil hindi siya gumagamit ng mga ignorante. At isang dahilan niya kung bakit tinuturuan kanyang mag-ayuno ng mahaba at manalangin ng mahaba, tinuturuan, amen, inuutusan upang sa panahon ilalagi mo sa presensya niya, maturuan ka niya. At pag natuto ka na, pwede ka lang gumurado eh! At nag-umaraday ka lang, pwede ka lang magtrabaho at mag-aari ng kumpanya. Hallelujah! Ang problema po ng church, ayaw niya pang matuto. Lagi na lang niya binibida. Hindi kasi ako naman malinis puso ko, mahal ko Diyos. Ako naman nananalangin, iyak ako lang iyak, nag-aayon ako. So, mabuti yun. Pero hindi ibig sabihin, natuto ka na nun. Si Jesus po, anak ng Diyos. Exempted na po siya dapat sa training. Pero hindi siya naging exempted. Siya pa nga yung unang-unang umakuha ng training. Sapagat bilang anak ng Diyos, kailangan niya po ng karanasan sa kalagayan bilang tao upang maturuan ng mga alagad na nasa kalagayan tao bilang tao sasamahan ng Diyos na kung paano siya sinamahan ng Diyos sa kalagayan bilang tao upang yung ginawa niya magawa nila parehas lang. Hindi po nakikita ng marami ang Diyos. They don't want to go to the other side. They want to stay here, to be stuck up, to be stay in. Ayaw nila mag-move sa Diyos. Sarap ng buhay ni Pedro. Nalaman niyang pwede pala lumakad sa tubig. At na-discovery niya, bali wala pala ang bagyo. Bali wala pang alon na matataas. Bali wala pala yung malakas na ihip ng hangin, baliwala pala yan sa mga taong sinasamahan ng Diyos at may pananampalataya sa Diyos. Hindi ko alam kung nabasa ni Cedric ni Messi at Albedigo yung kanina ko pa sinasabi sa inyo. Pero kayo naniniwala na pagkatapos po nilang lumabas doon sa kurno ng apoy na wala pong sunog kahit konti at hindi amoy uso kahit konti. Nananariwa po sa Isaiah 43, when you pass through the fire, you will not be burned. Now, maraming mga anak ng Diyos, papalapag dyan, natutuwa. Pero yung maranasan mo yan, mas nakakatuwa yan. If they don't go to the other side, ang ano lang po sila sa nakakita bulag, nabuhay patay, dumami tinapay at isda. Ang ano lang sila palagi sa
pamasahe, pambayad sa ilaw, sa tubig, labgi, pangangailangan, sino ba ititext ko para sa misyon, sa biyahe ko. Hanggang doon lang sila palagi. Kung niyo akong titigan ng ganyan, alam niyo yan na nangyari sa church for many years. Paikot-ikot lang doon. Hanggang doon lang sila sa, bakit ibibigay lahat ng remittance? Bakit walang tanggalan? Paano kami dito? Naglilingkod din kami sa Diyos. Paano pagkain namin? Paano yung mga anak namin? Paano yung mga bayad ilaw tubig dito? Lumindol pa, bumagyo pa, natanggal yung bubong. Tapos mga tao dito, wala pang kakayan, paano to? So hindi siya aalis doon. Lungkot na lungkot ang Diyos. Umiiyak yung mga anghel sa panghihinayang. Wala aksidente sa Diyos. Alam niya kung anong gagawin sa bawat isa. Tinutulungan niya tayong itaas ang ating pananampalataya. Dahil sa kabila ay managantay sa ating glory, wealth. Hindi mabilang na kaluluwa mga bansa, mga kababalagang himalatandang hindi mo pa nakikita. Hallelujah. Mark 4:35, anong sabi ng Lord? Wala po siyang tigil po na nagturo po ng patungkol sa parable. In-explain niya po mga parable na to. Ang sabi ng verse 35 ng Mark 4, on the same day when evening had come, he said to them, let us cross over to the other side. Cross over. Natayo rin sa kabila. Hindi kasi, hindi kontento ang Lord na tumalino lang yung mga alagad eh. Hindi siya kontentong na ipapaliwalang nila yung parable. Hindi siya kontentong meron lang silang theology, may revelation, ano? May rema, hindi siya kontento. Ako po may kausap dito. Sana lahat ng nasa Bible sa buong mundo, hindi dito ngayon. Hindi siya kontento na may hawak tayong Bible, base ng base at Bible study, marami tayong preaching, marami tayong memorization of verse. Hindi siya kontento. Kaya sabi niya, let us go to the other side. Ang ibig sabihin, mayroon pang mas maganda rito sa marami kayong alam. Mayroon pang mas maganda. Mas dakila, sama kayo sa akin doon. Tinataas ko ang faith nyo, sama kayo sa akin, hindi nyo maunawal. Sama lang, sunod lang, sama lang, magtiwala kayo sa akin, hindi ko kayo papahamak. Ito, bumagyo. You know the story? Nagpanik yung mga alagad. Hindi na nakikita revelation eh. Hindi na naintindihan. Parang in church, ano, pag may sunog, may lindol, may bagyo, Lord, pinapahamak mo ba kami? Lord, bakit naman napakalaki ng hinihingi mo? Pagbibigay, gusto mo bang maghirap kami, Lord? Gusto mo ba, Lord, yung ipon namin mabawasan? Lord, bakit mo kami pinapadala sa bundok, sa isla, kung konti tao rito, walang labgip, wala pang internet, walang Facebook, walang cellphone, walang messenger? Hindi mo na ba ako mahal, Lord? Bakit mo ko iniiwang mag-isa rito? Kasi, ayun po yung mga alagad, nagmumormor. Panginoon, wala bang alam mo sa iyo, mamamatay tayo. Di mo ba alam na may bagyo? Malakas yung alon? Ibig nila sabihin, Lord, ba't mo kami dinila rito para mamatay? Ayun po yun eh. Actually, hindi ko kina-question yung kinukomplain nila eh. Kasi totoo naman yung bagyo eh. Totoo naman mataas po yung alon eh. Totoo naman patungo sila sa pagkalunod eh. Alam niyo kung ano kina-question ko ron yung unbelief nila. Hindi yung nangyari sa kanila, yung unbelief nila. Yung andali nilang makalimot. Now, huwag niyo pong sabihin sa akin na hindi alam ng Lord na dadating ang bagyo. Huwag niyo pong sabihin sa akin hindi niya alam. So alam niya. So ang tanong, bakit siya tinuloy ang biyahe? Another level of faith. Another level of faith. Another level of faith. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga alagad niya na nagsabing, Lord, gusto namin maging kagaya mo. So ganun, ito answer prayer ninyo. Para ako'y lalo niyang maintindihan, let me go deeper. Alam mo ba ninyo, yung Holy Communion sa mga apostle nung panahon nila, It is more than breaking of bread. Na i-claim yung kagalingan mo dahil sa sugat ng Lord, magaling ka na, sumisimbolo sa tinapay na ito. Totoo po lahat yun. Na i-claim yung kapatawaran ng kasalanan mo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, hugasan ng kasalanan mo, yung kapangyarihan ito, nasira na, na sumisimbolo sa Diyos na ito. Totoo po lahat ito.
Dapat po i-claim natin yan, gawin, huwag bitawan, forget that all his benefits, Psalm 103:1-6. But let me bring you to a deeper revelation from heaven. Sa mga apostle, it's more than that. Even totoo po yan, kinilim nila, nilakara nila yan, pinaniwala nila, tinuro nila. But for them, meron pa pong higher dyan. Sabi niya, this is the cup of my new covenant. Amen. Alam niyo, ano po sa kanila yan? It is a covenant unto death. Yung Holy Communion po sa mga apostle ay covenant unto death. It speaks of their martyrdom. And anyway, kinuha po nila yan. And all of them, maliban kayo dyan, the beloved, all of them, daya sa martyr. Narinig niyo ba tinig ng Diyos? Sana lahat ng nasa Bible, hindi dito ngayon, ano, kahit malaking ministry, no? Alam niyo ba kung ano ordination sa mga apostle ng panahon nila? Hindi yung ililihans ka ng mga elder, tas uordinahan ka na, o reverend ka na ngayon, o bishop ka na ngayon, kasama ka na ngayon dito sa alliance ng organisasyong ito, member ka na ngayon ng koalisyong ito, nandito ka na ngayon sa matatag na samahang ito na puno ng kamalian at kulang sa katotohanan ng pananampalataya ng Lord ng mga apostol. Ano yung ordination sa kanila? Ito po ordination sa kanila. Acts 9:15. But the Lord said to him, kay Ananias, go for he is a chosen vessel of mine, si Paul. Go for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentile kings and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Yan po ordination sa kanila. Suffering for Christ. Martyrdom unto death. Yung ordination po ngayon, tapo na po lahat ng mga papel na yun, mga picture na yun, mga diploma na yun, tapo na po sa basura na lahat yan, puro fake. Ayan po ordination sa mga apostle. Yan. Ay ngayon, oh, purihin ang Panginoon, kapatid, ordinado ka lang, pastor ka na ngayon. Kasi natapos mo yung 3 buwan nating ano, training dito, napabilang ka na sa G13, 14, 15, 17. At natapos mo yung 3 natin dito ang training. So, bishop ka na, ordinado ka na. At, oh, praise God, napabilang ka sa coalition natin ngayon dito. So, senior hireling ka na, ordinado ka. Patong na natin yung kamay natin sa senior hireling. Ordinahan natin to. Kalokohan po ito lahat. Tapon niya sa basura lahat yan, magsisikay ng kasalanan yun. Ito ordination sa mga apostle. They're willing to die for Christ! The Lord is speaking to you too much. Too much. Let us go to the other side. Let us go to the other side. Let us go to the other side. Alam ni Jesus na dadating ang bagyo. Pero tumuloy siya. Naman niya yung mga alagad. Para ipaunawa sa kanila. Oo, may puse sa gathering. Wala makapigil sa kanyang government. Walang kadena, baka lang may kakayahan siya itali, pigilin. Walang tao, kahit gano'ng karami may kakayahan siya ay sawatain. Kailangan malaman niyo ang katotohanan para pag ako'y umuwi na sa Ama, kayo magpapatuloy ng sinimulan ko kasi gusto niyo maging kagaya ko. Nakaya ko to. Diyos lang ang solusyon sa problema ng lahat. Natangpalad din yun, naging alagad ko kayo. Kaya kayo na ngayon ang solusyon sa problema kasi ako'y suma sa inyo! You know, in every season, in every generation, in every crisis of life, in any problem, in any testing and trials of faith, in any nations around the world, the answer don't change. Is the same yesterday, today, and forever. And His name is Jesus Christ. Kaya pag hindi siya pinipreach ng mga pastor, ng mga bishop, ng mga elder deacon at ng body of Christ, and then, wala silang binibigay na solusyon sa problema ng Pilipinas, ng bayan nila. For Christ is the answer, only the answer. Sayang po yung Bible study sa pulpito. Sayang po itong, let us go deeper. Let us go higher. Let us mature in Christ. Sayang po ito lahat.
Ang kailangan ng mundo ay solusyon sa problema at si Kristo ay nakatira sa inyo. Let us go to the other side! Now they learn. Ganito lang pala magpalayas ng demonyo. Na pag dumating pala ang bagay, walang problema sa amin. Hello? Kahit malakas ang alon din kami, dapat matakot. Dahil may authority kami. Ang Diyos na nagbigay sa amin ng dominyo ng authority nakatira sa amin. Kinomisyon kami. At ang sabi niya, sa bagyo, sa lindol, sa lakas ng alon, di ko kayo iiwanan o papapayaan man. Ito pong mga apostol ay naging top, naging strong, naging mighty because God trained them to be strong and to be mighty. Yung faith po nila ay sinala lang Lord. You can talk about faith night and day if you want to. Kopyahin mo yung libro ni Kenneth Hagin dun sa Amerika, ni Kenneth Copeland. At lahat ng faith teacher, tama po yung mga teaching na yun, magaganda po yan. But it will never work with you and for you. Unless you experience what faith is all about. Tuturuan nga ng libro. Bibigyan nga ng understanding. Pero ang Lord ang magdadala sa iyo sa karanasan. Pwede kang turuan ng mangingisda na mamangka, magtapo ng lambat, pumalaot. Pero ang Lord ang magtuturo sa iyo kung paano magkakaroon ng maraming isda. At siya ang magliligtas sa iyo sa panahon ng bagyo habang nangingisda ka. Hallelujah! Magiging po sa panalangin. Are you with me? Hindi po tayo nananalangin kasi tayo po'y may problema. No. Nananalangin po tayo dahil tayo po'y may pananampalatayang ang Diyos ay buhay. Nulitin po natin, hindi tayo nagpipray kasi may problema tayo. Tayo po'y nananalangin dahil nananampalataya tayong ang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Kaya niya tayong iligtas, pagalingin, pagpalayin, palayain, gawin kagaya at bigyan ng maraming kayamanan na likod, kayamanan ng mundo at kaluluwa ng sang katauhan. That is what we believe. So we pray. Hindi tayo nananalangin kasi may problema tayo. No. We pray because we believe all things are possible with God and all things are possible to us who believe God. Ano po sabi na Acts 12, verse 5? Ito po si Herod Antipas, anak ni Herod the Great. Pareha silang wicked, yung tatay niya wicked, yung anak wicked. So pinapatay niya po si James, na kapatid ni John. Nung makita niya tuwan-tuwa ang mga Hudyo, na napatay po ang mga apostle, pinapugutan niya ng ulo. Dahil siya po yung man pleaser, anong sabi niya, isunod natin si Pedro. Amen? So dinagay po nila si Pedro, tinapon po sa kulungan. Upang kinabukasan, ipugutan po ng ulo, inintay lang po ni Pedro, sumikat ang araw. Amen? But praise God, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Ito si Pedro papatayin pagsikat ng araw. Pero yung church ay may pananampalataya sa Diyos na nalangin. Hindi sila nalangin kasi may problema. Dahil sila po yung may faith na kaya ginigtas ng Diyos si Pedro. At yun nga ang nangyari, nagpadala siya ng anghela. I love that story. Ito po malaking problema. It's a matter of life and death. Hinihintay lang nilang sumigad po yung araw. Ngayon po nila hintayin po yung alas 6 ng umaga? Kung sisigad siyang alas 3 ng madaling araw? Kasi sa Israel, iba po yung oras dun eh. Alas 9 po ng gabi sa Israel, parang alas 2 lang ng hapon. I know that because we were there. Maari, alas 3 ng madaling araw, sisigad na po ang araw. Then they will slaughter Peter. Buti na lang. Yung po mga kasama ni Pedro, ang apostol ay taga-oras ng Himala, may pananampalataya sa Diyos. Ang sabi nila, pupugutan ng ulo si Pedro, yung ating apostol, pero may Diyos tayong tatawagan at pinapanampalatayan, takbo tayo sa kanya, manalangin tayo.
At sila po'y nanalangin sa Diyos. At ang Diyos na kanilang pinaglagay ng pananampalatay, sumagot at napadala ng supernatural intervention. Kinalagay yung mga kadena, pinatulog yung mga Romano, at pina-escape si Pedro. Do you see the transition? Herod and Antipas want to slaughter Peter, but the church prayed to God. But the church prayed to God. The church prayed to God. The church prayed to God! At ang imposibleng bagay ay naging ordinaryo. Anong problema sa buhay sa mundong ito hindi kayang isagutin ng Diyos? Wala. Sabi ni Herod Antipas, okay lang tulog na lang, gugulong na ulo ni Apostol Pedro. Ang sabi na maalang ng Diyos, no, we will pray to God. So, sabi po ng Bible sa Luke 11:1, ito yung mga apostol, Lord, turuan mo kaming manalangin. So, problema po ng church, ipiniliwanag niya lang po yung, ganito kayong manalangin. Our Father who art in heaven, holy is your name, let thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us for our trespasses as we forgive those who also trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. For thine is the kingdom, the power, and the glory. Amen. Hanggang doon lang po siya. Hindi naman niya lang tinuro ni Jesus sa kanilang panalangin eh. Ito po ang tinuro niya. Verse 5 hanggang 13. Ngayon sabi niya, mayroong isang tao pumunta doon sa bahay ng kaibigan niya, pero di sa oras na ng gabi, humingi ng tinapay. Sabi ng kaibigan niya, hindi, tulog na kami. Mga anak ko, tulog na eh. Hindi namin pwede magbigay ng tinapay sa pagkain kasi di sa oras na ng gabi. Pero sabi na, pero dahil siya nagpupumilit, nakatanggap siya, hindi dahil kaibigan siya, kundi nagpupumilit siya. So nakatanggap siya, hindi dahil kaibigan siya, o kasama sa Felicity Coalition, kundi siya nagpupumilit eh. Persistent siya eh. Eager siya, earnest siya, aggressive siya. Hindi siya nag-give up. Kailangan obligayin yung kaibigan, binigayin siya. Hindi dahil kaibigan siya, kundi dahil siya aggressive eh. Persistent, eager. And I say unto you, ask, it shall be given you. Seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth, and to him that knocketh, it shall be open. Next. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he, for a fish, give him a serpent? Next. Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion? Next. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ano bang tinuturo ni Jesus? Sabi na alagad, Lord, teach us to pray. Paano niya po sila tinuruan? And doon na po ang sagot sa verse 5 bababa. Prevailing prayer. Earnest prayer. Persistent prayer. Praying through. At yun ang sinasabi niya sa Luke 18:1, huwag kayong tumigil sa pananalangin, tumuloy kayo. Huwag kayong mag-give up. Ay, yung panalangin na ginawa ng early church kay Pedro eh. Earnestly, they pray. They prevail. Hindi sila tumitigil. Hindi po sila prayer of faith na, Lord, salamat po. Pinag-pray na po namin Pilipinas, malaya na siya. Wow. Malaya na siya. Isang minutong prayer sa Pilipinas, malaya na siya. Kahit Diablo, hindi maniniwala sa'yo. Ayun po ang prayer kay Jesus, prevailing. Ay, kung nahihirapan kang manalangin sa understanding, ba't di ka mag-rolling sa Holy Spirit? Especially na-release na yung spirit of prayer kanina. Ba't di ka mag-travail? Ba't di ka mag-weeping? Isa, naubusan ka ng lingwahe. Naubusan ka na ng words na gagamitin mo sa pinagpipray mo. Babayaan mo ang Holy Spirit yung magbigay sa iyo ng supernatural language. Hindi siya nauubusan, hindi siya napapagod. Just yield to Him. Just submit. Just surrender. Lord, teach us to pray. Ano pang tinuturo ng Lord una sa lahat? So, ang panalangin galing sa pusong malinis. Huwag niyo pong kakalimutan, ha?
E itong kausap ng Lord sa Luke 11:1 ng mga alagad, at yung mga alagad na nag-pray sa Acts 12, no, verse 5, pababa, na napakarami. Ang mga ito, hindi tupan sa mga boksingero. Huwag niyo nga kalimutan yan. Hindi yan pa sa mga UFC fighter. Hindi yan mga worldly. Hindi yan ang mga politika. Walang ini-endorse na Pilato yan, Pesto, Felix at Agrippa nung panahon nila, mga politiko. Di sila member ng political party. At di sila nagmamarcha. At di sila member ng isang koalisyon, isang samahan patungkol sa puwersa ng mamamayan. Huwag niyong kakalimutan, ito yung mga alagad. They have a surrender life to God. 100% surrender. Their time, their money, their family, their future, first, their life. Second, they live a separated life. Hiwalay sila sa mundo. They live for Christ totally, completely. Wala silang panahon sa television. Wala silang panahon sa puzzle. Wala silang panahon sa Facebook na yun na walang word of God. Wala silang panahon sa Facebook na puro na lang. Mananalangin tayo. No, they are led by God. Yung program po nila, spirit-led. They are spirit-controlled people. And third, they live a sanctified life. Malinis po buhay nila, banal, nagliliwanag sa Diyos. Wala silang panahon sa mundo. Wala sa kanilang unholy joke. No? Wala silang carnal mind, immoral mind. Wala sa kanilang fornicator at adulterer. At wala po sa kanilang magnanakaw lang tithe at offering. Yan po yung nature ng mga alagad. Yung po unang-unang sinasabi ng Lord. Nasagot sa kanila. Sabi ng Lord, teach us to pray. Yan yung unang-unang sabi niya. Our Father who art in heaven, holy is your name. So holy ang Diyos, dapat holy ka. Dapat malinis puso mo. Wala kang hinalakit sa manner of tampul, lungkot, pag-aalala, pangamba, kayabangan, pagmamataas. At di ka sympathizer ng kapatiran sa maling kaparaan at buhay na walang katotohanan. Second, ano sinasabi ng Lord? Huwag lang kayo manalangin, malinis ang puso. Sabi niya, manalangin kayo ng taimtim, masidhi. Gumaya kayo kay Eladia. Nanalangin ng taimtim, sumara langit. Nanalangin ng taimtim, bumakas langit. Hindi si Eladia nanalangin. Sinabi niya, tumigil ka bagyo. And then by faith, kinilim niya, siya nagpuri na, no. Matagal si Elijah sa Mount Carmel, I don't know kung 1 week or 1 month, wala pong tigil siya, nag-groaning araw at gabi para sumara langit. Kaya nung siya po yung nagbigay ng prophecy, isa lang ang prophecy, pero yung prayer po, it takes weeks and months, mahaba. Ay si Jesus. Pag pinag-usapan po ang prayer, faith, walang higit sa Lord. Pero kita niyo kung mag-groaning siya. Doon lang sa istorya ni Lazaro, nung binuhay niya si Lazaro, ilang ulit po siya nag-pray? Ilang ulit siya nag-groaning? Tatlo. Tapos ilang ulit siya nag-pray sa understanding? Dalawa. So kita niyo yung prayer yan, lima, tatlong groaning, dalawa in understanding, bago niya sinabing Lazaro, come out. May niyo napansin yung buhay ni Tate Apostol, nagtuturo nito puspos, umiiyak, nagwi-weeping. So nag-groaning, nag-interested ng Holy Spirit as we go along. Hindi po tayo emotional sa pulpito, hindi tayo showy. We are led by God. We know God. We submit to the will of God. We are under God's control. Hindi tayo nandito for a show. We are here to build the people of God. For the people of God to go to the other side of the boat. To go to the other side of the lake. At ano po ang sinasabi ng Lord patungkol sa pananalangin? Ilan po ang nanalangin po sa bahay ni John Mark? Napakarami. Ilan po ang nanalangin po bago dumating ang Holy Spirit sa upper room sa araw ng Pentecost? Ilan? 120? Ang dami. Hanggang ngayon, di po nagbabago yan. Nung panahon po nilang nananalangin, daan-daan, nung marami na pong nakapasok sa karan, libo-libo na. Eh ngayon, ilan po nagpipray sa prayer meeting? Kundi dalawa, isa. Kundi tatlo, yung dalawa tulog, yung isa tagagising. At tinan niyo yung umatik sa moving coalition, ang dami. Sino yung nanonood ng mga pastor sa boxing? Ako, ang dami, libo. Ilan po nagpipray? Dalawa, yung isa tulog, isa tagagising. Tapos sasabihin sa atin na marami ngayon, dadating na yung revival. Diyos ko, let me say this and expand this in the coming days. Someone must pay the price.
I said, someone must pay the price. Para lang niyo ako maunawaan. The Holy Spirit taught me. Kaya, masarap basahin libro ni Tate Apostol kasi latest to eh. Anong sabi ng Ephesians 2:20? Sino po pundasyon ng church? Apostles and prophets? Bakit po sila? Ito po siya eh. John Lake said, through an historian, di ko alam kung sino historian, pero kinot ni John Lake, sabi niya, the blood of the martyrs are the seed of the church. So pinaliwanag sa akin ng Holy Spirit, bakit apostle at prophet ang pundasyon ng church? Gusto niyong malaman? Sino po yung na-martyr ng Old Testament? Sila yung na-martyr ng New Testament? Hindi pwedeng maglagay ang Diyos ng foundation sa church na wishy-washy. Hindi pwedeng bishop. Hindi pwedeng pastor. It must be a martyr. At ang problema po ng church ngayon, maging sa Amerika, Europe, pati po yung nasa prophetic, kulang sa katotohanan yung sinusulat nila. Ay kasi asa kanya yung prophetic anointing. Kailangan ng prophetic anointing sa church. Kasi asa kanya apostolic anointing, dapat i-release yung apostolic anointing. Kaya sila yung pundasyon ng church. Kasi kung walang prophet, walang apostle, hindi siya lalago. Totoo po yun, but partially, ito po ang tama. Kung bakit naging pundasyon ng mga propeta at apostol, hindi lamang dahil yung aral nila ay aral ng Panginoon, kundi yung buhay nila ay buhay ng Panginoon at ang martir doon ng Panginoon kinabuhay nila. It is not only the teaching, but the life that follow the life of Jesus. Nakita niyo po yung habang bandage na yan? Nagmula noong 1994, umasahin natin libro ng mga propeta. Kasi siya yung pundasyon ng church. Kung marami apostle ngayon naglabasa, iba theologian, iba, puro science and wonder. Wala po ko against doon. But the truth is far from the truth itself. Hindi lang po aral ang pinakukuha sa kanila kung bakit sila naging pundasyon. Yung ehemplo ng buhay nila. How they suffer for Christ. Alam nilang mamamatay sila, pero dahil mahalang Panginoon, they go to the other side of the boat. They don't stuck up. They keep moving. They don't go back. So no wonder, sila po ang pundasyon. Marami mga man of God, si Smith, gusto niyang mamartir sa Lord. Si John Lake, si Catherine Kuhlman, pero hindi naman inalaw ng Lord. Pero in-honor sila ng Lord. Yun ang kinuwento ko kay nanay. Kasi pag pinag-uusapan namin ito, sabi niya po, mabigat masyado yan. Malalim, sabi ko, kaya mo itong intindihin. Pero in-honor ka ako ng Lord yung puso nila. Maging yung heart ko. Hindi naman sila na martyr eh. Pero pinakita nila sa Panginoon na kahit anong mangyari, they decided to be like Jesus. You can go now to the other side of the boat. Ang pinagagaya sa atin ng Panginoon, living like Jesus Christ, kaya kung bakit hindi marami gusto maging kagaya ng pagkat tayo pumunta sa Jesus, sapagat yung pag-ibig nila sa Lord, pit ng baso. Ang pinagagaya ng Lord sa atin na hindi lamang yung buhay ng patay, iligtas ang mundo, kundi the same time, kung inihingi ng God the Father na tayo po'y mamartir dahil kay Kristo, so tayo po'y susunod. Hindi lang po yung miracle. Pati martyrdom. Tapos po yung kami parito gusto maging kagaya ng Lord. Hindi po ako nagpapatawa yung hindi po nagtataas ng kamay. So I salute you. Honest ka. Ganyan pala kasyalo pag-ibig mo sa Lord. Sinasaluduhan kita, ganyan ka pala ka fake. Fake news ka pala, fake news. Tapos rito yung kami na gusto po maging kagaya. Ako gusto ko. So, hindi lang po yan himala, tanda, hindi lang pera. Kung kailangan mamartir ka, hallelujah! Even though, kahit gusto mo, kung hindi naman tinakda ang buhay mo doon, kagaya ni Smith, John Lake, ni Catherine Kuhlman, so walang question. Pero ang punto, hindi ka lang doon sa himala, tanda't kababalaghan. Sabi niya, follow me, hindi niya sinasabi, himala lang, follow me, kung nakatakda ka roon sa cross, go there! So kasama po yan sa panganib, sa paglilingkod. Pero mga taga-oras ng Himalaya, nagpasya maging kagaya ng Panginoon, we go to the other side of the boat. Kaya ang
pinagmamalaki ng Diyos. Wala po yung nagpastor sa Europe at Amerika. Wala po rin sa nagpastor sa Germany, pinagmamalaki yung mga taga-oras na kimala doon sa bundok, sa isla, sa bukid! Dahil may mga tao rin na dapat abutin. Na kahit hindi magaling ang mga nagpunta ron, okay lang, kahit hindi nakatapos ng theology, hindi nakapag-aral ng Bible school, ang buhay nila sa diluluha ko araw at gabi, kahit anong fellowship sila. Sapagkat ang kailangan ng mga taga-bundok, ng mga taga-bar, taga-east at mga illiterate na hindi nakabasa at nakasulat, hindi theology, hindi English, kundi magmamahal sa kanila at magliligtas ng kaluluwa nila. Yung may magmamalasakit sa kanila kahit wala sila ipakain kangkong o talbos ng kamote. Kahit wala silang ibigay ng folding bed na higaan. At di sila iiwanan. Bumagyo, lumindol, umulan. Ay nadodon pa rin sila. Maraming fellowship sa buong mundo. Pero isang buhay lang ang kinakalagdan ng Ama. Ang mga anak niyang kinabuhay ang buhay ni Kristo. At katotohanan ang sinasabi ko sa lahat, ang maraming kantimpala ay hindi nakarating sa buong mundo. At nasa telebisyon at radyo at maraming choir na libong kumakanta, ang malaking kantimpala ay mga lalaki at babaeng kahit mangmang nasa bundok, nasa bukit, nasa baryo, walang pinag-aralan, pero kinabuhay ang buhay ng Panginoon. At magsisisi ang lahat ng bishop at pastor in this end time kung bakit niloko nila ang kongregasyon nila. Kung bakit binibi nila. Para dumami sila at makapagtayo ng mga outreach. Hindi kailangan ng Diyos ng tao. Ang kailangan niya ay mga taong pinamuhay ang buhay ng anak niya na sa mga taong ito. Ang kailangan niya ay mga lalaki at babaeng willing to go to a higher level of faith. Ating kakalimutan ang mga nag-pray kay Pedro ay hindi na mo problema sa tithes and offering, kung magkano tatanggalin niya, kung magkano iririmit niya, kung ilang porsyento kukunin niya, kung paano ililista ng treasury yung remittance, kung kailan ito ibibigay, kung babawasan, kung dadagdagan. Sila po ang mga lalaki at babaeng kinabuhay si Kristo. Nakatingin sa Diyos, naniniwala sa pangako ng Diyos, kinilala ang pangako ng Diyos, at sa gitna ng kamatay, sumusunod sa Panginoon, kaya hindi lang sila blessed, sila po ay napakayaman. Ay, hindi naman gusto ng church yung sasabihin ko. Pero sasabihin ko pa rin siya. Malibang marinig na maralaking fellowship sa buong mundo ang aral ni Apostol Carillo sa Pilipinas, hindi sila tatatag sa pananampalataya. Kaya 3 milyon yung attending mo kada krusada mo, hindi lalalim sa Diyos yan. Dali mo sa paan ng Apostol yan, magiging kagaya ng Panginoon lahat yan. Ang mga alagad na nagpray ay hindi lang 3, daan-daan, libo-libo. At nanalangin ng totoo. At di nila pini-Facebook yung prayer meeting nila. Okay lang naman kung lahat na nagpipray, kasi iba doon tulog, naka-Facebook ka pa. Tapos yung nagpipray sa kanya, magdamagang panalangin, malawakang panalangin, ipaikot-ikot lang naman yung panalangin niya ron. Tapos minsan nawawala pa yung kanyang kudigo. Ito po ang nature ng prayer. We pray to God. At hindi ka mananalangin sa Diyos ng totoo, maliban ang puso at isip mo, ilagay mo sa Diyos at ginagawa mo. Nakita niyo yung sagot? Biglang mumaba yung anghel, dinilibre si Pedro. Nasa Japan po kami, lumindol. Lumindol. Tinanong ko yung mga kay nanay, sabi ko, kaka yung mga intercessor, nasaan sila? Sabi pa, nasa taas, nagpipray. Kaka yung mga ibang anak natin, mga anak natin talaga, yung mga apo natin, doon sa room nila nagpipray. Lumindol.
Lakas pulin doon. Nagsalita ang Holy Spirit, sabi niya, anak, hindi kayang patigilin ng lindol ang mga panalangin ng mga anak ko. At ang panalangin lang ng mga anak ko pwede magpatigil ng lindol. At panalangin lamang ng mga anak ko ang magiging daan para lindulin ko ang kuta ng Diablo! At buksan ang pinto ang bakal! Ilabas ang nakakulong! Iligtas yung jailer, yung pamilya niya! And the Lord goes in and said, ang panalangin nyo lang ang pwede magpatigil ng bagyo, ng lindol at peste sa buong mundo. Tapos, maya't maya, nagsisiri na yung mga pulis. O, dadating yung malakas na bagyo. Hindi ko alam kung gaano kalakas po yun, pero sa understanding ko, malakas talaga kasi maya't maya eh. Madaling araw pa, maga, ikot ng ikot mga pulis. Sinasabi, maganda kayo, dadating yung bagyo, walang lalabas ng bahay, paulit-ulit po yun. Japan, may kasama ko buong pamilya ko. Pati yung mga apo naming maliliit. Then, nagturo po tayo. Eh, nagsalita muna si nanay bago ako nagsalita. Sa pulpito, pinag-pray po niya yung bagyo, lumihis, lumiyo, mawala. Amen? Purihin ng Diyos. Yung sabi po ng napakarami ron, dumaan po yung hangin talagang napakalakas daw, pero wala kami naramdaman, sarap ng tulog namin. Yung sabi ko sa nila, sabi ng mga pulis, babagyo. Sabi ni nanay pa, talagang bumagyo, malakas yung ugong ng hangin. Talagang dinig namin. Sabi ko, bakit walang nangyari dito sa atin? Naalala ko sinabi ng Panginoon, when you walk through the fire, you will not be burned. When you walk through the water, you will not be drowned. When earthquake come, it will pass by and do you no harm. Now, our God the Father is waiting for us to come to Him in faith. Why? So, He can give to us what we ask from Him. For He is more eager to answer than we are to ask. Hinihintay lang daw po tayo ng ating amang sumasa langit na lumapit sa Kanya na may pananampalataya upang maibigay po niya sa atin ang hinihingi natin sapagkat siya po ay seryosong sagutin tayo kaysa seryoso tayong manalangin sa Kanya. Ang ibig pong sabihin, lahat ng kailangan natin na araw at gabi available na sa Diyos. Iniintay niya lang lumapit tayo ng may faith. At pag nakita niyan tayo po yung may faith, purihin ang pag siya po eager na ibigay yung inihingi natin na sobra pa sa gusto nating maranasan. Now watch me now, and I about to close. Basahin niyo po Bible. Lahat po ng gumaling sa Biblia ay gumaling dahil at sila'y pumunta kay Jesus. Lahat. At yung hindi po gumaling, kung bakit hindi gumaling, dahil hindi nagpunta kay Jesus. That is so basic. Ulitin po natin. Lahat ng gumaling sa Bible, bulag, pipibingi, agaw, buhay, namatay, baldado, cripple, walang pa, walang kamay, walang retina, walang cornea, lahat ay nakatanggap ng himala dahil sila po yung lumapit kay Jesus. At yung po mga karamdaman po yung maliliit lang ay hindi gumaling dahil hindi lumapit kay Jesus. Eh bakit lahat ng lumapit sa Lord ay gumaling? Isa na rito yung babae inaagasa ng dugo, Mark 5:25-34. Yung dalawang bulag in Matthew 9:27-29. Yung dalawang bulag in Matthew 20:24-29. Yung isang ketungin in Matthew 8:1-3. Yung sampung ketungin in Luke 17-19. Yung napakaraming tao in Matthew 5:29-30. At napakaraming tao sa Genesaret, Barabarangay. Amen? Mark 6:53-56. Bakit lahat po ito ay gumaling nang lumapit kay Kristo? It is simply because sila po ay may faith sa Lord. Ganyan lang po kasimple ang faith. Ganyan kasimple. Nung sila ay lumapit sa Lord, pinakikita nilang may faith sila sa Lord at yun lang namang hinahanap talaga. Kaya ang sabi niya, ano'y sunod sa inyong pananampalataya? Magaling na kayo. Kaya kayong lahat na nagpunta rito may karamdaman, magaling na kayo. Dahil nagpunta kayo rito kasi may faith kayo sa Panginoon. Kaya kayong lahat ay magaling na. At kayong lahat na nanood sa oras ng Himalangay nakikinig,
Kayong lahat ay magaling dahil kung ba't kayo nanonood at nakikinig sa oras ng Himala. Sapagkat may paid kayo na ang Diyos ay sumasalingkod niya, sumasa oras ng Himala. Kaya ang Himala ay inyo na! God is bringing you to a higher level of faith. Narinig niyo na po ang prophecy. Dinemonstrate ko na po sa inyo ang fulfillment ng another level of glory. It takes faith to believe what is written in this book. Ito po yung mind-blowing. Pero habang ito po yung binabasa ko at sinusulat para gawing libro, inuulit ko pong basahin, espiritu ko po umaalsa. Ang sabi ko, yung dati ng giver ay lalong magbibigay pag nabasa to. Yung mga nagnanakaw ng titan offering, magsisisi ng kasalanan at magbabago na pag nabasa to. Hindi mo to pwedeng basahin, hindi ka maniniwalang totoo to. Mahirap tong abutin ng isip, pero katotoha lang sinasabi ko sa inyo. Faith moves mountain. Faith moves the heaven and the earth. Faith stops the winds and the waves. Faith moves God. Faith please God. God honors faith. Siya po ang gumagawa ng way para dalhin po tayo sa mataas na level ng faith. Inuulit ko, yung dala niyong faith ngayon ay hindi sapat sa dadating na move ng Diyos. Kung gaano kahalaga ang aral na apostol noon, mas mahalaga po siya ngayon. Kung gaano kahalaga ang buhay ko by revelation sa inyong lahat, mas sinasabi na na tripling ulit na ng halaga ng buhay ko ngayon pati ng aral ko. Yung faith niyong dala kahapon at ngayon ay hindi sapat sa move ng Diyos bukas. You have to go to the other side. You have to take the risk. You have to go beyond the same as usual. You have to go beyond what is normal. You have to do something greater than what you have done in the past. Then and only then, you are qualified in the move of God. Napakarami po nagtuturo po ng Pentecost. Iba po'y kiniklaim, sila po'y Pentecostal. Nakakatawa po, nakasentro po sila roon sa tradisyon of Pentecost 50 days after the resurrection. Eh, hindi naman po yun yung amazing sa Pentecost. Hindi po yung calendar date. Hindi po yung 50 araw na sinasama po sa Year of Jubilee. Pag kinuha mo sa tradisyon ng mga Hudyo, that is 50 years. Pagdating sa Pentecost, 50 days. Hindi po yun ang significant doon. Ito po ang significant sa Pentecost. Ang Diyos ay bumaba dahil maraming nananalangin. Gusto ng Holy Spirit. Yun po significant doon. Maraming umiyak, maraming nananaghoy. Ako po yung nasasabik na makita at ako po yung makakita bago mag-rapture. Makikita ko po ang libu-libong taga-oras ng Himala araw at gabi nananalangin sa church. Ito po ang tama. Kasi kulang po yung mga prophecy nila talaga. Hindi lang po ito greatest move ng Diyos. Hindi po ito greatest Holy Spirit invasion lang. We are about to see the greatest prayer meeting that the church have never known and experienced before. We are about to see the greatest prayer meeting that the world have never known nor heard and experienced before. At bunga po ng greatest prayer meeting na to, then the great, great God will come down and give us another great Pentecost. And I'm closing. Go to the other side. Go to the other side. Ang Lord ang gumagawa ng paraan para dalhin po tayo sa mataas na pananampalataya. Dahil ang faith natin kahapong dala at ngayon ay hindi sapat sa gagawin niya bukas. Ibinahe myself bago po ito tinuro. God loaded me with His faith. Kasi yung faith po natin hindi sapat eh. It must be natural faith. It must be supernatural. It must be the faith of Christ. Kasi pag ang faith natin, ang dala natin, si Thomas tayo nito.
Ano, malibang matanggap ko yung kayamanan ng likod, saka ako maniniwalang totoo to. Malibang maramdaman ko wala na ako nararamdaman, saka ako maniniwalang magaling ako. Malibang mahawakan ko yung susi ng kotse, saka ako maniniwalang may kotse na ako. Malibang makita kong nakasakay si Tate Apostol sa aeroplano at may oras ng Himala ang aeroplano, saka ako maniniwalang totoo yung prophecy, may aeroplano nga siya mula sa Lord. Thomas Paid po yan. But Jesus said, Martha, Mary, don't be like Thomas. For Thomas said, if I see, I believe. But I say to you, Martha, believe and see. Dahil bago mo makita ang wealth transfer, bago mo maranasan ang lahat ng gusto mong maranasan, dakila, amazing, incredible, beyond imagination mula sa loob sa buhay mo, you must believe and then see. Believe whether you feel it good or not, at all you have to believe. So, kaluluwa ko, mata, ilong, tenga, kornea, retina, utak, buho, kukod, dugo, laman, ilawak, sitam, lalamunang, gilagid. Lahat kayo magpuri sa Diyos. Bakit? Dahil pinalusog niya kayo, magpuri kayo, mga perfectong kalusugan namin mula ulo hanggang talampakan, magpuri kayo. That is faith! At kahit may depek kang makornea mo, kahit may depek yung atay mo, dahil ikaw ay nagsasalitang, magpuri ka, magaling ka na, then according to your faith, it would be done unto you. Hindi ba nagpa-general executive check-up kami ni nanay noong nakalipas sa isang well-known hospital? Tawag lang tawag yung doktor. Andiyan dyan na raw yung report. Hindi raw ba namin kukunin at titingnan? Sabi ni nanay sa akin pa, matawag yung doktor, pati yung pisa mong doktora. So, andiyan na raw yung mga report, hindi raw ba natin titingnan, pinapupunta tayong hospital. Sabi ko lang, hindi na ako interesado. Tama na yung report ni Isaiah the Prophet. Tama na yung report ni Peter. Tama na yung report ni Matthew. Tama na yung report ng Psalmist. Christ suffered to give us glory. Sa mga sugid niya, tayo magaling na. This is the good report, unchanging report, reliable report, heaven report. Whom do you believe? The doctor's report that are subject to change or God's report that changes not? Let us go to the other side. Lagyan ako rito ng isang bakit. Let us go to the other side. God is bringing you to another higher level of faith. Kung gusto niyo pong ma-stack up sa kinalalagay niyo, walang problema. Kung ayaw niyo tumayo para sumunod po sa sasabihin ko, walang question. Kayo po sa TV screen, sa website, sa radio, it's up to you kung ayaw yung magbigay at sumunod. Wala pong question. Gusto mo ma-stack up, ayaw mo umalis sa kinalalagay mo, it's up to you. Pero yung gusto po mag-move to the other side of the lake, you're welcome. Yung gusto pong mabuhay sa mataas na faith, yung gusto pong lumakad sa layunin ng Diyos, wala pong pilitan dito. Yan po ang truth. For faith is not about your situation and circumstances. That is feeling. Faith is a matter of will. It's a matter of choice. It's a matter of decision. Kung gusto niyo pong mabuhay sa the same as usual ninyong buhay mula sa mga pastor, pababa sa kongregasyon ng mga anak, it's up to you. But I'm telling you, mahihirapan kayong makasabay sa move ng Diyos sa susunod na araw. At kinakailangan ko pang mag-pray ng gusto at mag-ayuno at magdagdag ng pag-aayuno para ma-deliver kayo. Kanina pa ako nagsasalita. It takes faith to experience the supernatural fulfillment of God's promises. And faith is moving to the other side of the lake. Faith is going beyond the same as usual. Ngayon pa lang ay pinapaprograma na ng Diyos ang gusto niyang gawin namin sa isang taon. At kaso sana po siya hindi pa dumadating ang biyahe. Para tuloy-tuloy. Hindi ko po kailangan rito ng daang pastor. Ang kailangan ko po rito ay willing to go to the other side. Susunod sa tinig ng Diyos. Minsan gusto ko po itago sa inyong nakikita ko para maging dahilan ng pagbibigay niyo po ipananampalataya at pag-ibig. Hindi buong ng pangako.
Dahil marami po nagbibigay dahil bunga ng pangako. At kung walang naipangako, hindi nagbibigay. At yun po yung hindi living like Jesus Church. Kaya minsan gusto ko itago para itest sa mga puso niyong lahat kung talagang mahal niyo ang Diyos kahit wala siyang sinabing kayamanang parating. Dahil on the other hand, kahit naman sabihin mo, kung wala rin naman siyang faith at pag-ibig sa Lord, it makes no sense. Kahit basahin mo ito ng gusto, totoo po itong lahat. And I promise you, pag binukusan mo ito, tatalo ng letra, pagka hindi ka lumukso sa kagagalakan, ay kung patagal mo na inaasahan ng kapahayagan, baka lumuha ka pa sa tuwa. Napapaniwalaan mo siya. Kasi mahal mo ang Diyos. Pag ang hingi ng Diyos sa inyo, yung gusto nyo lang, walang pinag-uusapang faith doon, nag-aabuloy po kayo sa patay. Pero pag siya pa'y humihingi, na parang tayo po ba ay sinip kagaya ng ginawa ni Satan kay Peter, na tayo po ay kinaras kagaya ng olive, ginarain kagaya ng fruit of the vine, at doon po ang faith. Kung ako po ang tatanungin ninyo, bakit ika-anim na araw ginawa ng Diyos si Adan? Bakit hindi nung unang araw, ikalawa, ikatatlo, ikaapat, ikalima? Ito po ang sagot. Sapagkat pinapaunawa niya sa lahat. Ang biyaya, hindi pinagpapakuran. Na bago niya ginawa si Adan sa ika-anim na araw, tapos siya po'y nagpahinga. Lahat ng kailangan ng tao ay kompleto na. Ang biyaya, hindi pinapagpakuran. Hindi kayo sasagana kahit anong pagod yun, sipag mag-abroad kayo o hindi, magbenta kayo ng lupa sa anumang paraang gusto nyong gawin. Humanap kayo ng architect, humanap kayo ng broker, humanap kayo ng kumpanya, galingan mo ng pag-aaral ng buy and sell, it won't work. It takes the anointing. God's ability. God's favor. God's wisdom. God's open door. Ang issue rito, hindi yung perang ibibigay nyo. Do you believe God or not? That is the issue. Kinagamit niya lang yan. Marami na akong biyahe, gumagastos kami ng higit 1.5 million, minsan walang 2 million. Eh, ang nakukuhang pera sa mission, wala pong 300,000. Tinutuloy ko biyahe. Iba puro sarili kong pera. So, meaning to say, kahit di kayo magbigay, I will travel. But how about the wealth transfer? How about your being like Jesus? How about higher level of faith? How about living a supernatural life? That is the issue. Maraming bansa nalagay sa spirit ko na hindi ko nakita, hindi ko alam ang buong istorya niya. Pangalan lang naririnig ko, pero pag narinig ko, espiritu ko lumulukso. At sinasabi ng espiritu ko, Lord, let us go there. Let us open doors. Let us go there. Bagamat minsan, sa foreign country na yan, marami hindi marunong mag-English, pero napakarami pong mga nagsasabing Christian sila, 97% state religion po siya. May mga churches, full gospel, Pentecostal, pero hindi marunong mag-English. And I said, Lord, let us go there. Hindi ko alam kung paano mo ito gagawin, but I believe nothing is impossible with you and nothing is impossible to me who believes you. Let us go there. That is faith. It always challenges God. Eh, hindi ko po nakita mga bansa na yun, pero si spirit ko umaalisa, lumulukso. Nausap ko si nanay kanina bago kami nagpunta rito. Sabi ko, love, magayon na tayo't mag-pray na pangalagaan natin ng maayos ang napakalaking kayamanang ibibigay ng Diyos sa ministeryong ito. Na walang masayang. At magsimula na kayo maghanap ng malalaking warehouse, bibili tayo ng sarili nating property. Ilalagay natin dyan ang mission of love by millions goods. At ang pangarap ni John John na malalaking building sa University Belt para sa mga kabataan ay malapit na nilang tapakan. That is faith.
I go to the other side. Nilagyan ako ng Diyos ng faith ni Jesus to believe God. Ang hawak niyo palang mga anak ay blessing. Blessing pa lang. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ninyo pa nahawakan ng kayamanan. Pumunta kayo rito bawat isa, maghulog kayo, sa kanyo palang mahawakan ng kayamanan. Yung mga anak kong negosyante mula sa Central Church hanggang sa mga chapter, sinasabi ko sa inyo, ang hawak nyo palang ay blessing. Sumabay kayo sa faith namin ng Panginoon. Go to the other side. Don't be stuck up in your giving. Ang susunod mong hawakan ay wealth. Ang nahuhuli niyo mga isda, mga anak, mula sa pera hanggang kaliluwa, ay blessing pa lang. Hindi pa ang wealth ng dagat. Pumunta ka rito, go to the other side. Wealth is coming. The Lord specified to me, son, ang hawak ng mga anak ay blessing pa lang. But the wealth is about to come. Pag may 1 million ka pa, hindi ka pa wealthy niyan. Pag ang sasakyan mo, 3 pa lang, hindi ka pa wealthy niyan. Pag may bahay at lupa ka pa, hindi ka pa wealthy niyan. Bless ka pa lang, 1 million pa lang yan. Malalaman mo kung anong wealth pagkatapos mong pumunta sa other side. Pinag-uusapan dito, hindi 5 million, but your 5 million paid in God today. Hindi na po ako magpapakahaba. Hindi ko kailangan ng lahat ng tao rito, pati mga alak ko sa ibang bansa. Ang kailangan ko rito, we will go to the other side. Magsimula na po tayong pumunta sa other side. At kayo rin sa TV screen, sa website, sa Facebook, mga anak, sa buong mundo, saan kayo? You must go to the other side. Without faith, it is impossible to please God. I will wait. Magsimula kayo maging kagaya ng Lord. At di ako mawala ng long suffering, but I'm telling you, time is running out. The move of God is so fast. And we must be in the move of God quickly. I have given you the heart of the Father. I have given you my best to explain to you what faith is all about. God wants a higher level of your faith. Hindi sapat yung faith nyo kahapon ngayon para itapat sa move niya bukas. Kaya alam mo ang prophecy, you will never be there. Kailangan umalis si Pedro sa bangka and take the risk in walking on the water. Kailangan minindigan si Sedeq at Abednego and take the risk of being burned in the fiery furnace. You have to do something. Kaya lahat po ng gusto pong iangat ang faith niya dahil nag-aantay po mas malaking biyaya na kailangan tapatan mo ng faith, hanapin mo lang bakit mo. Tayo pong lahat ay umakot pumikit. Ama, nagsalita ka na po sa bibig ng lingkod mo. Wala na ako idadagdag pa. Maliwanag po ang paabot. Isang katotohanan bunga ng pag-ibig sa mga anak mo. Walang pandaraya, walang panloloko. Puro katotohanan. Binibigyan ang lahat ng mga anak ko ng pagkakataon na sumampalataya. May hindi pwede yung faith na dala nila nung nakalipas sa gagawin mo bukas. Hindi pwede yung uri ng pagbibigay nila nung nakalipas sa napakaling kayamanang hinanda mo nasa sa amin, kinabukasan, na nasa bumbunan na naming lahat. I pray, Father God, lahat na nandito ay bigyan mo ng pagkakataon. Ang lahat ng nakikita ako sa Facebook Live, sa TV screen, sa website, sa LSN, sa radio set, imove mo. Hindi na mahalaga kung pastor o ang mga alak ko, attendee lang, ang importante, ay may pananampalataya ang lahat. And I bow to give you all the honor, the glory, and the praise. In Jesus' name. Amen. Hindi dadating sa iyong wealth na imblesin na maging wealth malibang pumunta ka rito. This is the answer.
Kaya hindi pinag-uusapan dito kung huling pera mo yan, marami ka ng ginastos, marami ka ng binigay, marami ka ng inabon. Hindi pinag-uusapan yun. Malaki sweldo mo, humali. Hindi pinag-uusapan yung pinag-uusapan dito, do you believe God? Hindi pinag-uusapan dito kung seaman ka, may trabaho ka, wala. Ang pinag-uusapan dito, do you believe God? Hello? Ngayon pong pinag-uusapan dito. May pinag-uusapan dito kung marami kang naipon, wala kang naipon. Ang pinag-uusapan dito isa lang, do you believe God? Hindi pinag-uusapan dito kung may sweldo ka o walang pinag-uusapan dito, do you believe God? Ito po ang pinakatama at pinakaseryosong turo about faith. Walang pandaraya, walang panloloko. Dapat maralig po ito ng church sa buong mundo. Hindi pinag-uusapan dito kung nasa isla ka o nasa syudad ka, nasa baryo ka o nasa bukid ka. Ang pinag-uusapan dito, do you believe God? Do you want to go to the other side of the lake? Pag sinabi pong faith, it is so honest, so sincere, so true. Because you don't operate in presumption and you don't want to attract God for nothing. Talaga yung gagawin mo dyan eh, papagsakripisyohan mo, tutuparin mo, kisok doon lang magbenta ka ng alahas mo, ng sasakyan, basta matupad siya, yun pong ibig sabihin. Sabi na, ano meron kayo dyan? Sabi ng propetang si Elisha sa babaeng balo, ano meron ka? Hindi kung kailan ka makakaroon. Ano naman niyo po yun? Hindi kung kailan kayo makakaroon. Ano meron kayo? Put that in the bucket. Put your faith in that bucket. Ano meron kayo? Hindi kung kailan ka makakaroon. Oh, God said to me, son, ang blessings ay hindi pa wealth. The blessings of God make you rich and wealthy. He had no sorrow in it. Kaya nga sabi rito, wealth transfer, hindi blessing eh. Kasi ito, pag binigyan ko po kayo ng necktie, blessing yun. Pero hindi wealth yan. Binigyan po kayo ng 1,000, blessing yun, hindi wealth yan. Pero blessing yun. Kaya sabi rito, wealth transfer, hindi blessing. Binigyan ko kayo ng 10,000, hindi pa po wealth yan, blessing lang yan. $100, $200, hindi po wealth yan, blessing lang yan. Nagpatay ako ng 5 baka rito, 10 baboy, 30 kambing, pinakain ko po sa inyo, hindi pa po wealth yan, blessing lang yan. Intindihan niyo po ako. Let us go to the other side. Eh, tatay, paano ko matatanggap yung kayamanan? Paano ibibigay ito ng Diyos sa akin? Hindi ko po alam. Hindi ko alam kung paano niya pinatiba yung matris ni Sarah. Hindi ko po alam kung paano niya nilagyan ng mata yung bulag. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kung paano niya nilusaw yung cancer at tubor sa bituka at sa baga at sa dibdib. Hindi ko alam. Siya lang alam ko, walang mahirap sa Diyos. Gagawin. Ang kailangan ko lang ay maniwala, magantay. Hawakan ang pinangako niya. Period. Tapos ang istorya. Pero yung iisipin ko pa kung paano niya gagawin, hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung paano niya pinipis si Karaya. Hindi ko rin alam kung paano niya binuksan yung bibig ni si Karaya. Hindi ko alam. Hindi ko po trabaho yun. Ang trabaho natin isa lang, maniwala na ang sinabi niya ay gagawin niya. At intayin yung pinangako niya. At paniwala ang tinanggap na natin ito, atin na. Tanggalin niyo po ang puso at isipin niyo po sa trabaho ninyo, sa pera ninyo, sa kita ninyo, yung po ang harang sa sinasabi ko. Ulitin po natin, tanggalin niyo yung puso at isip niyo sa hawak niyong pera, sa trabaho niyo, sa kita niyo, sa ginastos niyo, tanggalin po ninyo. Dahil walang mangyayari. Ilagay niyo sa Diyos, sa pangako niya at sumunod kayo, may mangyayari. Otherwise, gagaya po kayo sa 10 spy. Na buhay siya nakikita, na buhay siya naririnig, na buhay siya nararamdaman. So hindi sila nakapasok sa promised land. Tanggalin niyo po ang inyong mata sa hawak niyong pera, sa babayaran, sa sweldo ninyo, sa tinatabi niyo, kung anong kalagay, tanggalin niyo, ilagay mo sa Diyos, sa pangako niya, at sumunod ka, tapos ang istorya, bless ka, wealthy ka. Inuulit ko po, hindi ko alam kung paano niya gagawin. Sa katotohanan po ba nagsasalita ko, blanco yung isip ko.
Hindi ko alam kung paano niya gagawin. But you know what? Yung espiritu ko po'y sumasabog sa katotohan ng ginagawa ng Diyos to ngayon. To be honest, yung isip ko po'y blanco. Hindi ko maintindihan kung paano niya ito gagawin. Wala akong naunawaan sa isip ko. Pero yung espiritu ko po'y lumulok sa sumasabog, nagsasabing, blessing is here. Wealth is coming. Yung isip ko po, okay, walang naintindihan. Pero yung espiritu ko po sumisigaw kanina pa. Ang biyaya, ang kayamanan. Hindi nyo naintindihan bago niya kahininga, nagsalita na muna siya. That is enough for you to believe. When we go to the other side and leave our faith in this side, and bring another level of faith on that side, praise God, then we will see the supernatural provision wealth of God. Now, hindi ko alam kung paano dumami yung langis ng babaeng asawa ng propeta ng Amin. Hindi ko alam. Alam ko dumami siya. Ako nga eh, hindi ko nga naintindihan kung paano dumami yung property ng buhay ko, sasakyan, amerikana, pera, lahat. Hindi ko naintindihan. Nagulat talaga ako ba? Hindi ko na ito maintindihan. That is faith. Kasi kung naunawaan mo, hindi faith yun. Kukwestiyonin mo pa ang Diyos pag ginamit mo yung iyong understanding, yung education, yung mind. Ito nga kaaway ng faith, yung mind. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ginamit ko na po itong illustration, ulitin ko lang. Tingin po kayo sa akin. Ito po ako tumayo. Sinabi ko, oh, yung 100 million hectare na yan, akin yan. Hindi maraming magre-react. Paano naging sa'yo yan? Ito po, sagot ko. Hawak ko yung title deed eh. Sabi rito, this property, that 100 million hectare, is owned by Renato Di Carillo, married, age, residing at so, walang pwede magsabi sa akin, hindi akin yan. Kasi nakalagay doon sa titulo eh. Sa dokumento eh. Register siya, legal. So, nabasihan ko yung dokumento. On the other hand, pwede kang pumunta ng isang malaking lugar. Tapos nagdala ka dyan ng mga reporter, ang daming kamera. Pagkatapos, marami kang dokumentong hawak. Tapos sinabi mo rin, nakakamera ka pa. Oh, ito akin itong mga property ito. Kinuha nga ng kamera ng mga reporter, in-interview ka. O akin to lahat. Tapos meron nag-question. Eh, bakit mo nasabi iyan? Eh, ito, mga reporter, oh, kita nyo, kasama ko. May kamera, kinukunan nyo mga lupa, akin lahat yan. Walang maniniwala. Kasi wala kang title deed eh. Ang basihan yung titulo. Faith is your title deed. Faith is your title deed. Sinasabi ng salita ng Diyos, magbigay ka't ikaw ay bibigyan. Nangako siya. Nangako siya. Your future is greater than your past. Your future is greater than your past. Your future is greater than your past. Much greater than your past. At nagsimula na po ang future natin ngayon hanggang mauba ang Panginoon. Kaya dito tayo ngayon. Enjoy your future that is much greater than your past. Blessing nung nakalipas na past. Wealth ngayon, ito ang ating future. Ito po ang ating title deed. Pangako ng Diyos. Magbigay ka't ikaw ibibigyan. Magbigay ka't ikaw ibibigyan. At gaano karami ibibigay ng Diyos sa'yo? Depende sa binigay mo. Ano gusto mo? Blessing? Ako gusto ko wealth. Dami ko ng blessing eh. Hindi pwedeng puro blessing. That blessing must be turned into riches. That blessing must be turned into wealth. Hindi mo pwedeng bless ka lang, daang-daang day mo lang hawak mo. Dapat milyonaryo ka. Hindi pwedeng milyonaryo ka lang. You must go beyond being a millionaire.
So, Ama, naipaliwanag ko po ang dapat ko pong ipaliwanag. Simpleng katotohanan. Salamat po't binigyan mo kami ng opportunity to go to the other side. To increase our level of faith. At naunawaan namin, hindi pala po pwedeng uri ng ginagawa namin noon sa napakalaking move at biyaya, kaya mahanang kasaganaang tagumpay na ibinibigay mo sa amin kinabukasan. We must match that with a higher level of faith. At salamat po, nag-step of faith ang iyong mga anak. So let them see your blessings turn into wealth. And I pray, release the anointing to prosper. Receive it, please. Just receive it. Lalo na po kayo nagbigay ng totoo riyan, 100,000 plus, 50,000 plus, whatever it is, release the anointing to prosper, God. Receive it. Hindi po pwedeng umani ang magsasaka na wala siyang tinanim. That is the law. God operates in principle. Kasalamatan nyo na ang Diyos. Tinanggap nyo na po ang anointing to prosper. From being blessed to being wealthy. Open your mouth, everybody, please. Open your mouth and begin to praise God. Kaya sa TV screen, sa website, sa radio set. Di ko alam kung nasa 100,000 plus kayo, nasaan kayo. But receive the anointing to prosper. Inulit ko. Sayang ang pagtatrabaho pag-abroad, pag-ninegosyo. Sayang ang marketing na yan. Sayang ang networking na yan. Sayang yung management planning na yan. Sayang yung accounting na yan. Sayang ang lahat ng pinag-aralan na yan. It is the anointing that will make you wealthy. Si Joseph walang pinag-aralan, pero naging prime minister. Si Solomon, binigyan lang ng Lord ng karunungan. Lahat ng kayamanan ng mundo'y nilagay sa harap niya. Hinatid sa kanya, hindi niya pinuntan. Hinatid. God is the same yesterday, today, and forever. Set your hands and thank the Father. Thank Him that your future is greater than your past. Thank Him that you receive the blessings now. Thank Him. Bless Him. Oh, honor Him. Thank you, Jesus. At habang ang bawat isa po ay nagpapasalamat sa Diyos at binabalutan niya ng kanyang kalawalhati, wala pong upo, lahat po na may karamdaman, takbo sa harap at kayo po ipapag-pray ko. Thank you, Jesus. Go on, come. Bilisan niyo po. Kanina po nag-aantay ang himala ninyo. Hindi po ibig sabihin, hinuli ko po kayo ay nawala na ang himala. Kanina pa po ang himala nagaganap. Tinaas niya lang po ang inyong mga faith. Ang sabi ko, tinaas niya lang ang inyong mga faith. Yung gagastos niyo po sa ospital, operasyon na yan, ihulog niyo po riyan sa kaligtasan ng mga kaalalaw, ihulog ninyo. Magpasalamat niyo sa Diyos. Yes, Lord. Hindi po nagsisisang anointing, impact is increasing. I promise you, open heaven from the beginning up to the end. And that word is true. Lord, they are coming, you see them. Mga pingkaw, mga bulag, mga bingi, mga pipi. Malalabo mga mata, may mga cancer, may tumor, may bukol, inaalihan ng masasamang espiritu, namamagat, namamanas sa mga katawan. They are in pain, Lord. Salamat po na ikaw namang gagamot ay available araw at gabi. You are the now God, you are the now healer. Kaya lahat po na may sakit ay gagaling ngayon, hindi mamaya, kundi ngayon. Dahil sa mga sugat mo, karamdaman nila ay magaling na. Oh, Jesus.
precious Jesus. Sanon po kayo sulok ng Pilipinas at mundo, taas niyo po yung dalawang amay sa babagay sa panalangin. Sabihin niyo to, Ama, salamat po na mahal mo ko. Ayaw mo nagdurusa ako na kung paano mo pinagaling ang maraming mga tao ng Bible days, ay pinagaling mo rin ngayon ang mga taong gagaya ko sa panahon ko ngayon, sabagat ito pa rin ang panahon ng mga salita mo sa Biblia. Dahil hindi ka nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan mo. Natawad po kung ako'y nawalay sa iyo. Patawad po na dahil sa kasalanan ng lungkot, hinanakit, sama ng loob, tampo, habag sa sarili, galit, pagmumura, pagsisinungaling, pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, pangangalunya, pagkikiapid, pandaraya, pagmamataas, ay nawalay ako sa iyo. Nagbabalik loob ako ngayon. Panginoong Jesus, kaisa-isa kong tagapagligtas, Diyos, magagamot ng buhay ko. Pumasok ka sa puso ko ngayon. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, Panginoon, na aking buhay. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Bigay mo sa akin ang Espiritu mo. Dalhin mo ako sa kalayaan. Tinanggap ko na po ang bagong buhay, ang kapatawaran sa aking mga kasalanan, ang karapatan na maging anak ng Diyos. Dahil ako'y pinatawad mo na, ay pinapatawad ko na ang mga tao na ako po'y naghihinanakit, nagtatampo, at sumasama ang loob. Sige po, buksan niyo ang mga bibig niyo. Lahat po ng mga taong maaalala ninyo na kayo po'y mahinalakit at tampo, patawarin po ninyo. Patawarin po ninyo. Patawarin po ninyong lahat. Yes, Lord. Sige po, magpatawad po kayo habang ay pinagpapatawad. Pinagagaling niyo po mga cancer niyo, mga tumor, mga mayoma na yan, mga cyst na yan. Yung mga talon sa katawan niya, kanya pong pinupuksa. Walang ibang magagamot, siya lang. At di siya malayo, di siya nawawala. Siya po'y sumasa inyo para gamutin kayo. Bakit siya nang gagamot? Paano sabi niya, akong dakilang manggagamot? Ganun lang po yung kasimple. Bakit siya nagpapagaling ng iba't ibang mga sakit at karamdaman? Dahil ang sabi niya, siya ang dakilang manggagamot. Ganun lang po siya kasimple. Bakit sinabi niya, hali kayong lahat na may karamdaman, pumunta kayo sa akin, pagagaling ko kayo. Dahil siya po ang dakilang manggagamot. Hindi kaya sabihin niya ng albularyo, pyramid healer, espiritista, mananawas, mangkukulam, ang babarang, ng mga feng shui expert, ng mga tarot reader. Hindi na kayang sabihin niya dahil hindi sila ang dakilang manggagamot. Si Kristo lang ang dakilang manggagamot. Wala lang iba. Siya lamang. Tapos na po ang salot kirot sa inyo mga katawan. Magpatawad po kayo habang kayo nagpapatawad, pinagagaling po niya kayo.
Sabi ko habang ngayon nagpapatawad, pinagagaling niya kayo. Pati kayo sa website, sa Facebook Live, sa TV screen, sa radio, sa CLS, at pinagagaling niya kayo. Siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga pagsilansang. Po ang parusa ng para sa ating kapayapaan ay kinuha niya sa kanyang mga sugat. Wala na po ang cancer niyo, ang glaucoma, ang katarata, ang migraine, ang diabetes, ang kirot, ang impeksyon, ang bakterya, ang allergy, ang pagkabulag, ang pagkabingit, pagkapipi. Wala na po ang salot sa inyong mga katawan. Sa kanyang mga sugat, kayo po'y magaling na. Malaya na po kayo. Tadyo po ang inyong dalawang kamay. Satanas, dinitiklara ko ang pagkawasak mo, ginagapos kita. Espiritu ka ng cancer, goiter, glaucoma, katarata, epilepsy, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, demon possession, suppression, obsession, sakit sa atay, sa buto, sa baga, sa bituka, bato sa bato, bato sa abdo, arthritis, dengue, HIV, AIDS, tumor sa utak, mamatay ka, malusaw ka, sirang cornea, mabuo ka, putol na ugat, mabuo ka, lumalaking puso, matakpan ka, o maging normal ka, butas na puso, matakpan ka, mataas na blood pressure, blood sugar, high pressure, maging perfect ka in the name of Jesus. Allergy, sinusitis, pinapawalang bisa kita, galis, ketong, iwanan mo sila, go! In the name of Jesus and never to return. At dinideklara ko lahat na may karamdaman sa lugar na ito, sa website, sa TV screen, sa LSN, sa Facebook Live, ay magaling na. Sige po, tanggalin nyo na ang iyong salamin. Gumalaw na po kayo. Pinagaling na po kayo ng Panginoon. Umunat na po kayo. Sige po, pinagaling nyo na po kayo. Thank you, Jesus. Sa Panginoon. Sige po, tanungin nyo na ang mga yan. Magaling na ang mga yan. Gumalaw na po kayo. Umunat na po kayo. Gumalaw na kayo, kumilos na kayo. Taas po yung paa. Taas yung paa. Kanan. Kaliwa. Kaliwa. Kanan. Wave po yung dalawang kamay. Swing po yung katawan. Swing. Swing. Bend. Mababa. Katalikot. Wave yung dalawang kamay. Sabi nyo, Lord, magaling na po ako. Magaling na po ako. Sige po, gumalaw na kayo, kumilos. Yung dati hindi nyo magawa, gawin nyo na po kayo. Lumunok na po kayo, wala na po yung goiter nyo. I rebuke you. Wala na po yung sis nyo, I rebuke you. Wala na po yung salot sa katawan nyo, magaling na po kayo. Sige po, umulat na po kayo, gumalaw. Sige po, magaling na po kayo. Thank you, Jesus. Lord Jesus. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, your presence makes them whole, for in thy presence there is healing divine. No other power can heal, Lord, but thine. For in thy presence there is healing. Lingkod ng Diyos eh. Diba? Pag-ina na po ito, sabi po niya yung anak niya, mula po pagkabata, may bukol na sa matres. Nagpunta po sila dito, sabi ng bata, napakatigas daw po ng kanyang puson. Dapat po o-operahin sila ng 29. Nagpunta po sila dito para makaranas sa kagalingan. Sabi po ng bata, lumambot po yung kanyang puson, nawala po yung sakit ng kanyang puson. Pinagaling po siya ng Diyos. Eh, ilang taon ka na? 11 po. 11 pa lang, may bukol na yung puson mo. Opo. Dati matigas, masakit. Opo.
Para po doon sa camera, ganunin mo. Sige. Lakasan mo. Wala ka lang nararamdaman? Purihin po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Si sino nagpagaling sa'yo? Jesus po. Saan ka nakatira? Sa Nueva Ecija. Taas mo yung dalawa mong kamay. So, Lord, thank you. What you dissolve are dissolved. O yung batang ito, sanctified, pure, ang kanyang stomach, ang kanyang intestine. All bacteria, microbio, infection are dead. And this stomach, this intestine is alive in purity, sanctified, healed by the power of God. And all God's people say, Amen. Sino nagpagaling sa'yo? Jesus po. Palakpakan natin si Jesus. Po ay galing pa po ng Pangasinan. Sabi po niya, 2 taon po na malabo yung kanyang mata, ngayon maliwanag na. At the same time po, 3 taon din po na bingi yung kanyang pandinig dahil umuugong daw po ito. Purihin po ang Panginoon ngayon po sa ayon sa kanyang maliwanag na po. So, yung inyong pong tenga, bingi. Hindi pa, umuugong. Wala na po yung ugong, 2 tenga. God bless you po. Si nanay po ay meron pong bukod sa kanya pong kanang bahagi na kanyang dibdib. Sabi po na, doktor, ito'y going na po sa cancer. Pero po rin ang Diyos na po, sabi po niya kanina daw pumunta siya dito. Masakit ngayon po. Magaling na po siya. Kumusta na po kayo? Okay na po. Kasi kanina bago po ako pumunta dito, sobrang kirot po ng suso ko. Pero sa ngayon naramdaman ko po ang presensya ni Lord. Bigla po itong tumigil, pati yung ating mga balakang nawawala na po. Oh, thank you, Jesus. God bless you po. Ano nangyari? Ito lang din sa ati po ay, sangayon po sa kanya, 1 week na po siyang na-ligate. Mula nung na-ligate po siya hanggang ngayon, kumikirot daw po ito, masakit, hindi hirapan po siyang umupo. Pero po rin pa ang Panginoon kanina po, sangayon sa kanya, nawala po yung kirot, nawala po yung sakit. Kumusta na kayo? Okay na po. Na-ligate ka. Nung ma-ligate ka, masakit. Gano'n na katagal yun? Ano po, wala po. Kumusta ka na ngayon? Hindi na siya masakit? Upo. Ngayon na po pumalakpak mga tao dito. Kaya mo lang siya. You see, that's a miracle. Naunawaan po natin kasi hindi po siya nakakaganyan. Ni-ligate, misto lang patay na nga po daw isa sa hirap at sakit eh. Hindi siya nakakaganyan. Kaya... that's the miracle of Jesus. Palakpakan po natin ang Lord. My God, someone must pay the price for them to see Christ in His works. Tayo ka na. Kaya mo siya mag-isa. Wala ka lang nararamdaman. That is a miracle from heaven. Pamunas mo. Palakpakan natin si Jesus. Praise God po, man of God. Dakilang bagay ginawa din po ng Lord sa buhay ni Kuya. Siya po'y taga-Tarlac at mayroon po siyang 18 months na naggagamot dahil po sa sakit sa baga. Nung dito daw pumasok daw po siya dito, may lamig at init na naghalo sa kanya pong dibdib. Naging danaguman ang kanya pong pakiramdam. Kumusta ka na ngayon? Okay na po. Magaling na po. Hindi na po tayo magtatanong. Okay lang siya, magaling na siya. Sino nagpagaling sa'yo? Jesus God po. Bless you. Ano nangyari? Si nanay din po'y galing po ng Albay. Mayroon po siyang sakit sa mata. At sabi niya, ito po daw po yung malabo at naging daan po ito na hindi po makakita at ngayon daw po malinaw na malinaw ang kanyang pagkita. Kumusta na po yung mga mata niyo? Ay, malinaw na po ang aking pagkita. Dati malabo? Hindi po malabo. Masakit lang po. Tulod ako. Ngayon, hindi na masakit? Hindi na po. Malinaw na? Malinaw ay, na po. Masarap pakinggan. Palakpakan natin si Jesus. Si Sweet naman po ay 8 years old po. Siya po may rheumatic heart. Siya po ay nahihirapan po huminga. Pero pagkatapos po niyong naipag-pray kanina, sabi po niya, maluwag na daw po ang kanyang paghinga. Kumusta ka na, baby? Okay naman. Ibig sabihin nun, di masakit dibdib mo. Na. Sino nagpagaling sa'yo? Si Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Ngayon, si nanay po, 3 years na may katarata yung kanyang kanang mata. Wala daw po talaga, almost nakikita, blurred. Ngayon po, sabi niya, bigla pong nagliwanag ang kanyang mata. Katarata, kanang mata, walang nakikita, blurred na blurred. Okay. Ngayon? Nani, nagulo po, ginanyan po. So almost bulag po yung kanang mata nito dahil sa katarata ngayon po, nakakakita na yung palapak niyo, hindi pa namin naririnig. God bless you. Sister po, 6 na taon pong may asthma at 6 na taon pong malabo ang kanyang pong mata. Sabi po niya, pumunta siya dito, hinihingal ngayon po, sabi niya, magang-maga na po ang kanyang pakiramdam, tanda pinagaling po siya kumusta nating Diyos. Na? Magaling na po. Ay, na po tayo magtatanong. Palakpakan po natin. Jesus.
Oh, Jesus, your presence makes them whole. Your presence makes them whole. Your presence makes them whole. Oh, marami pong salamat. Nakakita ka ng asno upang sakyan at gamitin. Walang karangalan ng asno, kundi ikaw na sumakay sa kanya. Ang tanging karangalan ng asno ay makapaglingkod sa iyo. Maging karangalan ng pangalan mo. Thank you, Lord, na nasumpangan mo po ang buong Jesus Shield, kinawaan mo at kinahabagang makapaglingkod sa iyo. Yutalaran namin ang ehemplo mo, Panginoong Jesus, at ang pundasyon ng church, ang mga propeta at mga apostol. Hindi lang ang aral nila, kundi ang buhay nilang tumulad sa iyo. At lahat po ng ginawa mo ngayong gabi, selyohan mo. Ang expectation namin ay sinobrahan mo pa. At maliwanag sa amin ng prophecy, ang Jesus is our seed ay nabubuhay sa bukas na langit at hindi na siya magsasara. Ang kanyang eksultasyon at promosyon na hindi titigil, at ang mataas na level ng glory, blessing, wealth, honor at promosyon ay dumating na sa kanya. Salamat po mga pangako mo ngayon na. At ang lahat ng sumasampalatayang ito'y totoo ay pumalakpak ng malas at magsabi ng Amen. Another life-changing preaching awaits you tomorrow. And experience again God's love and goodness. At ang kagandahan po nito, habang tayo po ay nakakaranas ng lalo po tayong nagmimithi, naghahangad. Alam niyo po, kahit gano'n po karami ang pera ng isang tao, kahit siya po ay more than a billionaire, magsasawa ka po sa pera. Yung po hindi nagsasawa sa pera, ano na po yun? Hindi na tao yun. Kailan po karaming pera, hindi ka pa nagsasawa, hindi ka na tao na. Kahit gano'n kasarap ang pagkain, kahit paborito mo yan, isang araw magsasawa ka. Nasakyan, kotse, bahay, pag nagamit mo na. Lahat po ng bagay na nahihipo natin na hawakan ay temporal, pansamantala. Pinapagsawaan mo yan. Pero ang Diyos, habang naranasan mo, hinahangad mo ng hinahangad. Hinahala po ng hinahala. Minimithi mo ng minimithi.